A pleasant po, ano, teacher. So, good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. I am Joanne Maynegat, and today I will tackle about the uses of technology in the conduct of survey to find out the following: elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees, market demands for fruits, famous orchard farms all in right, the country. Yung famous orchard, do not touch anymore kasi that will be our topic on Monday. Huh? Yes, ma'am. Okay po. Thank you. Next po, Chen. So, elements to be observed in planting trees and fruit-bearing trees. Next po. So, why are proper ways in caring trees and fruit-bearing trees important? So, proper ways in caring trees and fruit-bearing trees important because without this, we won't have fruits to eat. Our land will suffer from soil erosion. There will be landslide and flooding, and we won't have fresh air to breathe. So, to ensure a higher rate survival, so follow these processes. First, thinning. To produce strong plants, pull out some crowded seedlings so that the remaining plants will have more room. So dito, for example, sa isang tanim, kailangan tanggalin mo yung mga ano, yung mga halaman tumutubo. Yes po. Para hindi siya ano, para hindi maano yung halaman. Parang hindi siya parang masuffocate. So the second one is pricking. This is done by transferring seedlings from one seed box to another to provide more space for proper development. Water the seedlings before pricking. So ang pricking, ito yung for example, magtatanim ka sa paso, then after pag tumubo siya, ililipat mo siya sa another paso na medyo malaki na siya. So next, hardening. This process is done 7 to 15 days before transplanting. So dito sa hardening, kailangan ano parang iaano mo yung mga halaman anong tawag doon? Medyo ano medyo tumigas muna. Opo, para ano pwede siya ipatanim. Opo, kahit siya umulan or ano hindi na siya basa-basa mababali. Yes. So next po. So, what are the general steps in proper transferring and planting trees and fruit-bearing trees? So, follow the general steps in the proper transferring of plants. First, place the seedlings away from direct sunlight. Make sure the seedlings are healthy and fresh before planting. So, hindi dapat din yung halaman sobrang ano siya, nakatapat sa araw kasi parang maaano siya malalanta siya, mamamatay yung mga ano niya, yung mga dahon. Next, dig the area where you want to plant them. The length and depth of the hole should be according how big the tree should become. So, kailangan, for example, sa pagtataniman mo, kailangan, katulad sa isang puno ng mangga, dapat yung space na ilalagay mo, sakto siya in case na lumaki siya, sakto siya sa place na yun na hindi siya ano, parang hindi siya magkakain ng space sa ibang mga halaman. Next, remove the plant from the plastic bag. Do not remove the soil which hold the root. So, for example, pag nagtatanim ka ng ano, ng halaman sa may plastic bag mo siya nilagay, pag nilagay mo na siya sa pinakalupa talaga, kailangan tanggalin mo talaga yung plastic bag. Next, slowly and carefully place the seedlings in the hole. Make sure the main roots are not bent. So, kailangan ng pagtatanim, ano, maayos talaga siya yung, ano, yung mga, ano niya, yung roots niya. Hindi siya na, ano, kailangan maayos siyang naka, ano, sa lupa. Next po. So, next is cover it with soil. Lightly press the soil. So, pag natanim mo na siya, medyo ano mo yung lupa, medyo idiin mo siya para medyo tumibay yung pagkakaano ng halaman, pagkakalagay. Water the new plant early in the morning. Use a water sprinkler. So, kailangan pagkatapos mo magtanim every morning, kailangan diligan mo talaga siya para mabilis din yung pagtubo ng halaman. So,
Plant your seedlings in the afternoon when the sunlight is no longer hot to avoid withering. So, pag nagtatanim ka ng halaman, kailangan medyo sa ano siya, yung mga hapon na para hindi siya naano sa araw, para hindi siya sobrang init. Mga 4:30 o 5 o'clock. Yes po. Next po, teacher. So, sa digging the hole, ito siya, kailangan, planting too deep is the top reason that trees and shrubs die. Follow this simple step. So, kailangan, ano, pag nag-ano ka, pag naghuhukay ka para sa pagtatanim ng halaman, may saktong sukat talaga siya na hindi kakainin na yung pinaka-ano niya. Hindi siya yung sobrang lalim at hindi rin siya sobrang babaw. The first step is backfill. The thinking on backfill has changed in recent years. Although it was once common to modify the back soil with amendments such as compost, peat moss, aged manure, and other ingredients. So next is planting. When moving your plant into the planting hole, disturb the root ball as little as possible. So, kailangan pag nag-ano ka, pag ililipat mo na yung halaman mo dun sa pinaka-ano mo, sa paglilipatan mo katulad sa lupa, kailangan yung ano niya, yung bala, ay yung ano niya, yung roots niya, unti-unti mo siyang tatanggalin dun sa pinagtaniman mo, for example, dun sa ano, sa paso, bago, kailangan dahan-dahan mo siyang kukunin, hindi lang yung basta biglaan mo siyang kukunin yung halaman, kasi posibleng matanggal yung ugat. Next, mulching. Apply bark mulch or pine straw to a deep of 2 to 3 inches over the entire planting hole. Mulching helps conserve water and prevent weeds. So, yun. Next, staking. Staking at planting time is not always necessary. Consider the stability of the root bowl, trunk size and strength, direction of prevailing winds, canopy size and density when determining whether or not to stake. So staking, hindi siya talaga necessary na applicable talaga siya pag nagpa-plant ka. Next, fertilizing. We do not recommend fertilizing newly planted trees and plants during their first year of growth. So, pag sa fertilizing, hindi talaga siya applicable na i-ano mo agad siya, maglagay siya agad ng fertilizer. Kailangan ano pa siya, parang after one year ng ano. Hindi, after 3 days. Pwede. Yes po. Next, watering. The roots should never dry out completely, nor should they be waterlogged. So, ang sa pagdidilig ng halaman sa watering, nadidiligan mo talaga siya at least once or twice a day. Tapos, hindi rin siya kailangan na pag nagdilig ka, sobrang dami ng tubig kasi posible na maano yung halaman, malanta yung pinakailalim niya pag sobrang ano na ng tubig, lalo na pag bago yung halaman. Next po. So, another topic is market demands for food. Next. Planting fruits is a favorable source of income if he or she pay close attention to it and has technical knowledge and ability in planting. Accompanied by effort, hard work, and determination. The demand for fruits, both local and international market, continues to rise because more people aware that fruits are important for life to flourish. Nowadays, people of different ages are becoming increasingly health conscious. They realize the importance of good nutrition in promoting good health. Fruits are very nutritious, loaded with fiber, water, and have significant chewing resistance. They are already part of the daily food of most Filipinos and people across the world. That is why the demand for fruits in the market remains high in rank. So, ngayon ang prutas, parang dahil nga nagiging health conscious ng mga tao,
mas ano siya, mas mataas ang demand sa market ng mga fruits. So, to ensure success in selling fruits, the farmer or seller should consider the following market demands. Buyers, select fruits and other products of good quality, usually based on size, shape, and appearance. So, lahat naman tayo bumibili talaga ng mga prutas or most sa atin namamalengke at bumibili ng mga prutas. So, unang kinukonsider talaga natin bilang buyer is yung quality ng product, kung maganda pa ba siya, kung ano ba yung ano outside appearance niya or fresh pa ba. Next, good quality fruits have the same appearance, size, stage of maturity, state of freshness, and shape. So, pag good quality daw ang fruits, same ang appearance niya, katulad pag fresh ang fruits, fresh yung ano, fresh talaga siya in outside appearance, makikita mo talaga siya. So, fruits should be in the freshest state when being sold. They can command higher prices. So, ikaw din bilang seller, syempre, alam mo na ang mga ano, ang mga buyer, unang tinitingnan talaga nila is kung fresh pa ba ang prutas, kasi yun yung mas, kasi kung fresh pa ang prutas, medyo mas mataas ang price, ano mo, maibibenta mo siya. Next, pack fruits properly in good containers to maintain freshness and to avoid cuts, bruises, and blemishes. Lalo na pag ang prutas hindi nakapack properly, pag nagkaroon siya ng bruises or nagkaroon siya ng cuts, mas madali siyang nasisira. Next, price your products based on the current price on the market. Going with the current price makes your product competitive. So, isang prutas, ano, pag fresh na, gawin itong ano, kasi pag example, yung 80 pa, para, kasi, mura sa kanila, nagiging competitive. Next po. Next year. A product. First is retail. So alam naman natin pag retail, for example, sa tindahan, pag bumibili ka pa isa-isa, yun yung tinatawag natin na retail sa pagbebenta ng ano, posible sa mga prutas, may pa isa-isa. Next is wholesale. Yun yung ano, bago ka makabili, kailangan isang dosena. Dosena ang bilhin mo sa ano. Yes po. Three is consignment basis. So, pag sinabi natin consignment basis, ito yung, for example, pinabenta sa iyo yung prutas, tapos sa benta mo na yun, may porsyento ka na makukuha. Yun yung tinatawag natin na consignment basis. Yun, consignment. Let's say, ako, may isang tiklis ako, hindi ko muna kukunin yung bayad sa iyo, pero pag nabenta mo, ibalik mo sa akin yung ano, yung sinabi kong price sa iyo. Siyempre, pag binili mo sa akin ng ano, yung isang tiklis ng mangga ng 500, maari na ipagbenta mo ng 700, so may 200 ka doon. Ibalik mo sa akin yung 500. Parang makakuha ka ulit ng ano, that is consignment, no? Kumbaga, kinuha mo na wala pang bayad, saka ka magbayad pag yung nabenta mo na yung produkto, that is consignment. Prada. Oo. So, number 4 is announcement of product to the public. So, siyempre, pag may mga product ka, unang ano talaga para ma-market mo yung product mo is to announce your product sa public. Kasi doon mas, for example, sa market, or magtatawag ka, bili po kayo, bago po yung prutas, ganun po siya. 5 is direct selling to the market. So, posible na ano, direct yung pagbebenta mo sa mismong market talaga, doon may pwesto ka talaga. Sa 6 is selling through cooperatives. So, for example, sa selling through cooperatives, may isang ano, sa isang
sa isang kooperatiba, doon mo siya ibabagsak yung pinaka-product mo. Tapos may price na silang binibigay. Tapos yun yung benta mo. Tapos sila, yung kooperatiba, sila na ang bahalang magbenta ng product mo sa mga market. Yun yung yun yung selling through cooperatives. Yun lang po. Maraming salamat. Tapos na po.